Rinig ba yung patak ng ulan? Kasi bubong na agad yan eh. Nasa gilid ako ng bintana. Umuulan ngayon. At walang nakakabit na microphone dito sa GoPro Hero 7 ko. So ang naririnig nyo na audio ngayon ay galing sa built-in microphone ng GoPro Hero 7. Matagal na akong gumagamit ng GoPro Hero 7 na madalas kapag on the go kasi, no, halimbawa magta-travel ako or may pupuntahan ako ng isang lugar, medyo pag medyo mabilisan yung vlog, kailangan ko talaga na ready to go agad yung GoPro ko. So madalas hindi ko to ginagamitan ng microphone. Kagaya nung naririnig nyo ngayon, ayan yung audio na nangyayari kapag walang microphone yung GoPro Hero 7 ko. Pero syempre, alam naman natin, no, kasi viewer din naman tayo, alam natin na bukod sa magandang video, malaking factor din para panoorin yung mga videos natin is yung dapat meron siyang magandang audio. Although nagagamit ko naman yung GoPro Hero 7 ko ng walang microphone, pero mas maganda pa rin syempre na meron siyang external microphone na nakatapat sa bibig mo kapag magsasalita ka para mas malinaw din syempre yung boses mo. Kaya eto, may pinadala sa atin ang Sara Monique 2, hindi lang isa, 2 yan. Bakit 2? Kasi yung isa TRS, yung isa TRRS. Anong pagkakaiba nun? Yung TRS is yung jack niya, nakikita yung 3.5mm na jack niya, 2 lang yung guhit. Ginagamit ito sa mga DSLR, dito sa GoPro kapag meron siyang GoPro mic adapter, sa mga modern na klase ng camera. Doon ginagamit yung TRS na jack. Ito namang TRRS sa cellphone. Kung mapansin niyo yung mga headset niyo, yung mga earphones niyo, tatlo yung guhit ng 3.5mm jack. TRRS ang tawag doon. So itong microphone na to, itong Sara Monique Smart Mic 5S TRRS jack ay pang cellphone. So ngayon, dahil yung naririnig nyo ay galing lang sa built-in microphone ng GoPro Hero 7, gagamitin natin ngayon tong Smart Mic 5 ng Sara Monique para makumpara natin yung difference ng quality ng audio ng wala kang microphone or built-in microphone lang tsaka yung meron kang Sara Monique Smart Mic 5S microphone. Okay, ano bang meron dito? Buksan natin. Actually, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Nabuksan ko na to. Pero hindi ko pa na-testing. Kaya wala na yung mga scotch tape. Sinilip ko pa lang. Ngayon pa lang talaga natin malalaman. Uy, may sticker. Ayan o, ang cute nung foam niya. Ang cute nung foam. Para may idea kayo kung gano'ng kaliit yung foam. Shoot ko dito. Ayan, hindi kasha yung hindi liit ko. Pero yung haba niya parang hintuturo ko. Tsaka yung isang ko pang hintuturo. Tapos yung mismong microphone, ang payat niya lang, mga friends. Ang payat niya lang, oh. Tapos tingnan niyo to, ah. Kasi yung shock mount niya sa part na to, goma. Dito, goma. Ayan, oh. So para hindi matagtag yung tunog, di natin marinig yung mga tig, tig. Ayan na, nagko-construction na naman yung palengke sa kabilang bahay namin. So ayan, ganyan siya kapayat. Mas payat pa sa hindi liit ko. Tapos ang isa sa pinakagusto ko dito sa microphone na to, tingnan niyo to, ah. Nabibend siya. So, pwede mong itapat sa'yo, pwede mong ilayo sa'yo, or kapag nasa likod ka ng camera mo, kunyari sa inyo nakatapat yung camera ko, sa akin nakatapat yung microphone, pwede. So, ayun, kakabit ko na tong foam niya para yung wind, kapag tinatamaan siya, hindi naman masyadong malakas na wind, hindi masyadong alam nyo na ibig ko sabihin, para hindi masakit sa tenga, kasi pag walang ganito na foam, yung tunog ng hangin na sasagap niya usually kapag lalo na kapag nasa outdoor tayo. So ito, kakabit ko na. Ayan na, 2 yung guhit, TRS para dito sa GoPro ko, DSLR at kung ano-ano pang modern type ng camera. Kung kita niyo sa screen, sinadya akong makita niyo 'yan para alam niyo nakakabit na talaga yung microphone. At ito na yung tunog na nanggagaling dito sa Sara Monique Smart Mic 5S. Ayan na. So, compare nyo, ano yung tunog kanina nung wala akong microphone at ngayon na meron na akong microphone na nakakabit dito sa GoPro Hero 7 ko, nakatapat sa akin. Susubukan ko naman ngayon. Lalayo ako ng konti. Sound check, sound testing. Ang maganda kasi sa kanya na mahaba siya is malayo-layo din yung range niya kasi may version nito. Alam ko merong version ng microphone na to na mas maiksi lang. Kaya lang syempre, mas maiksi yung microphone na yun. Mas maiksi lang din yung range nung malinaw na nasasagap niya. Pero ito, since medyo mas mahaba siya, kasing haba siya ng ano ko, ng hintuturo ko, medyo malayo. Ayan, anong masasabi nyo?
Wala, kayo nakakarinig eh. Alam naman ako mag-comment, di ba? Kayo mag-comment, kayo nakakarinig eh. Ayan, so gigilid ako ng konti para alamin natin kung ano na yung quality kapag nasa bandang gilid, banda dito. Pupunta ako sa likod. So habang pupunta ako, habang umiikot ako ng gano'n, magsasalita ako, observe nyo yung, hindi ko papalitan, hindi ko ibahin yung lakas ng boses ko, same lang ha. Okay, ito, naglalakad na ako ngayon, papunta dito sa likod ng microphone. Ayan na, sa gilid na ako ng microphone. At ngayon ay nasa likod na ako ng microphone. Kung gano'n ako kalayo kanina sa harapan nung camera dito, nandito na ako ngayon sa likod. Ayan, ano yung tunog? Comment nyo naman. Maganda kasi kapag may microphone, kung saan siya nakatapat, doon siya malinaw. Ngayon, pipihitin ko ngayon to ha. Tatapat ko sa akin. Ayan. Ngayon, nakatapat na sa akin yung microphone kahit hindi nyo ako nakikita. Hello guys. Ayan, nandito ako ngayon sa likod ng camera kasi nahihiya ako, mahihiyain ako. Ito na ngayon yung tunog na maririnig ninyo. Usually kapag meron ka sigurong ini-interview or na pinapakita mo yung scene, yung magandang view ng nature, tapos gusto mo magsalita lang sa likod ng camera dahil mahihiyain ka kagaya ko, ganito yung pwede mong setup, nakatapat lang sa likod yung microphone. Ibabalik ko na ngayon sa harapan. Ayan, at nakatapat na uli sa harapan ang microphone. Babalik na ulit ako. Nandito ako ngayon sa bandang gilid. At eto na, parating na ako sa... Dito na ako ngayon sa harapan. Nakakapagod din kahit hindi ako masyado malikot. So, ayun lang. Napakasimpleng review para dito sa Saramonic Smart Mic 5S. Kayo na ang humusga. Ano masabi nyo? I-comment nyo na sa comment section kung okay ba siya or hindi ba siya okay. I-comment nyo negative or positive. Basta i-comment nyo lang para nababasa ng mga kaunista na mga makakanood ng video na to kung okay ba siya o hindi. At mabasa din ng Saramonic kung ano yung mga, sa palagay natin, opinion natin tungkol sa microphone na to. At kung interesado ka sa Saramonic Smart Mic 5S, nasa link sa description ng video na to yung link kung saan ka pwede mag-avail. At idadagdag ko rin pala, hindi lang TRS at TRRS ang available na jack para sa Saramonic Smart Mic 5S. Meron din siyang pang Android phone na Type-C yung jack. So kung nagbablog ka gamit yung cellphone mo na Type-C, meron din jack etong microphone na to para sa'yo. At kung iPhone naman yung gamit mo, meron ding pang iPhone na design para sa microphone na to. Ganun lang kasimple. Maraming salamat sa Saramonic sa pagpapadala ng dalawang microphones na to. So may magagamit ako sa cellphone, may magagamit ako sa GoPro. Thank you so much, Saramonic. Hindi ako magsasawang i-review ang mga microphones ninyo dahil magaganda talaga yung mga products ng Saramonic. Hanggang dito na lang. Kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na in-upload ko. Comment ka ng kahit ano sa baba. Huwag lang bastos. I'm possible, you are possible, we are all possible. Maraming salamat mga kahunista. Hanggang sa susunod na pagkikita. Saramonic. Nandito pa ako.